Diring-diri nga si Mirko nang makita niyang nag-pixie Baloyski ng Saber Room noong laban nila kontra sa RRQ Hoshi, kung saan lilinawin ko lamang na wala siyang problema kay Baloy, pero ayaw niya lamang sa hero na Saber bilang rumor. Pero dito na nga nangyari ang pinakamalaking upset ngayong S12, dahil ang Saber Room pa ni Baloy ang unang nakapagbigay ng talo sa opunan na RRQ. Kasunod, narinito ay ang pagiging interview gods ni Yawi na buong akala niya siya ay nakamute, pero yun pala, dinig-dinig siya sa live ng MPL Indo. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ako, gusto mo ng balita. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara. Unang-una, dumako na nga muna tayo kay Mirko at sa kanilang panonood ni Wolf sa naging laban nga ng RRQ Hoshi versus Geekfam, na kung saan ng RRQ kasi bago sila maglaban nitong Geekfam ay kasalukuyang nasa 5th win streak na sana ngayong regular season. Dahil sadyang napaganda namang talaga ng ipinapakitang laro nitong RRQ ngayon, at talagang nag-fit sina Coach Zaya at Naomi sa kanilang koponan. At sa totoo lang, mas nakakatakot at mas magiging dominante talaga sana itong RRQ ngayon kung nagkataon na nasa kanila pa si Albert bilang jungler, dahil malamang sasabay ang playstyle niya sa mga dive at pitasan nitong si Naomi. Pero yun na nga, sa laban ng RRQ versus Geekfam, sa kanilang game 1 ay nakita natin sobrang ganda ng draft na ginawa ng Geekfam rito, kahit wala ang kanilang coach na si Renz, dahil yung back siya ay nasagot ng Alpha na kayang pumunit ng makunat na jungler. Yung Faramis naman ay nasagot ng Valentina ni Aboy. Yung Cho ni Naomi ay mahihirapang kumuha ng pick-off dahil sa kadita ni Baloy, na matik mapipigilan agad ang gagawin niyang mga pag-dive. Ganon rin kay Pakito na nasagot ng Fredrin ni Luke, at yung Kari na hindi talaga aabot sa isang Beatrix na naka-flicker. Kaya kung mapapansin mo, balagbag ang RRQ sa game 1 dahil counterplay lamang ang sagot sa lahat ng gagawing play nitong RRQ. Sa game 2 naman, sobrang hirap ng buhay ni Lancelot dito, dahil biruin mo sa gold laner pa lang ng RRQ na Brody ay hindi na niya kayang pitasin ito at hindi rin siya makakapag-dash papunta rito. Tapos isamo pa yung Fred, Kufra at Kadita, abay talagang walang magagawang play ang Lancelot sa game 2, kaya naman sobrang dali lamang tinapos ng RRQ ang laban. Pero ito na nga, yung game 3 nila, kung pagbabasehan natin yung draft, abay lugi namang talaga ang Geekfam rito, dahil yung Saber Room nga naman talaga ay mahihirapang pumitas sa lineup na meron itong RRQ. At para sa akin, nanalo ang RRQ sa draft nitong game 3. Kaya nga pag-pick rin ng Saber nitong Geekfam, abay dito tila masuka-suka itong si Mirko, dahil nga sobrang baba ng tingin nila sa Saber Room. Ikaw ba naman, pag ultimo sa isang hero, abay wala ka ng ibang gagawin kundi ang umatras. Pero sa kaso nitong si Baloyski, ay gumamit nga siya ng damage build ni Saber. Nasa 15 minutes pa nga lang ng laro ay binasag na ng RRQ ang lahat ng inhibitor tower nitong Geekfam, at talagang napapasabi na si Mirko ng GG, dahil para sa kanila, panalo na nga talaga itong RRQ. Lalong-lalo na't isang tower pa lang nababasag ng Geekfam sa mga oras na wala na silang tore, kaya kahit sino namang talaga ay mapapaisip na talo na ang koponan ni Baloy. Pero sa 17 minutes ng laro ay mayroong Lord na nakuha ang RRQ, at dito may magandang nagawa si Baloyski na para sa iba mali ang pagsusolo ni Baloyski noong mga oras na yon. Pero ito ay on point at napakalaking tulong. Pinatay niya kasi yung Natalia sa bot lane, at napilitang mag-react si na Martis, Kari at Kadita para habulin si Baloyski na papunta sa kanilang jungle. Pero sa ilang segundong paghabol ni Skylar ay nakapag-buy time na si Baloy, at nakapag-death na nga ang Geekfam, at higit sa lahat walang tinik kay Kadera na nakakapwesto ng at nakaka-prehits ng maayos dahil walang Natalia sa mapa.
At dito nagsimula na tuluyang mapabaliktad o mabaliktad nila ang laro kontra sa RRQ na sa mga nagsasabing pangit yung galaw ni Baloyski at binuhat lamang siya rito ni Kadera, pero ang hindi alam ng ilan na yung pagtanggal ni Baloy sa tinik na lalamunan ni Kadera ay ang malaking dahilan kung bakit sila nakapag-comeback. Kaya naman gulat na gulat ang marami na naging resulta at kudos syempre sa Geek Fam dahil sobrang solid talaga nila kung may main 5 o kung yung ang main 5 ang kanilang ginagamit. No offense kay Marky, malakas ang taong yon, pero syempre may solidong chemistry na kasi ang Geek Fam na kasama si Kadera nang dahil sa patatlong season na nila ito sa MPL. Pero itong si Marky ay magagamit pa rin nila bilang analyst at tutulong kay Baloyski para pag-usapan yung mga tama at maling desisyon na nagagawa nila in-game. Dahil una pa lang sinabi na ni Baloy na kinuha nila si Marky para may maging katuwang siya sa Geek Fam. At kahit hindi maging main 5 si Marky ay sobrang daming maitutulong ng taong ito dahil mas nakikita niya yung galawan ng magkabilang panig. Kaya naman para sa mga nagdududa sa skills ni Marky, abay hindi siya mahina. Sadyang malakas lang talaga ang Geek Fam kapag yung main 5 nila ang ginamit dahil ito yung may solidong chemistry na talaga sa paglalaro. Pero tayo ay dumako na nga sa naging interview ni Nayawi at Sanford dahil sila nga ay nag-guest sa MPLID dahil bago nga maglaban ng Onyx at Evos ay may ganitong patalastas muna silang inilalabas. At sana may mga ganito rin sa MPLPH, pero yun na nga, sinabi dito ni Yawi na lumalakas na talaga ang Indonesia at dahil rito ay mas na-excite silang lumaban sa international tournament. Pero noong sumalang at tinanong na si Sanford kung sino sa tingin niya ang mananalo sa laban ng Onyx versus Evos, abay ayon kay Ford ay mananalo ang Onyx dahil maglalaro si CW. Pero dito na nakalimutan yata ni Yawi na siya ay naririnig pa rin sa live at sinabing parang sinabi mo Sanford na buta si Albert, sabay sinabing gago at nagmura sa mismong live ng MPL Indo. Sa totoo lang parang alam ni Yawi na hindi siya muted, pero ganito rin kasi magsalita talaga si Yawi na kung saan mabuti nila nga hindi naiintindihan ng host nitong MPLID ang kanyang mga sinasabi. Pero yun na nga, sa totoo lang hindi naman buta si Albert sa Onyx dahil parang marker rin siya kung tutusin na ipinapasok sa Geek Fam dahil katulad ng team na Onyx, sobrang solid nila nakasama itong si CW dahil malamang yung chemistry nila ay yung isa sa pinakadahilan kung bakit sila nananalo. Parang katulad noong laban ng Onyx RRQ, Hoshi, na wala si Sense pero nandun si CW na kung saan natalo pa rin ang Onyx sa laban na yon, ibig sabihin ganun rin ang mangyayari pag wala si Kiboy at lalong lalo na kung wala si Kyrie. At higit sa lahat, sobrang tagal na rin kasing nagja-jungler nitong si Albert at paglipat niya nga lang sa Onyx, abay dito siya nakaranas na magpalit ng role dahil nga kailangan. Pero hindi ibig sabihin nito butas na si Albert dahil talented pa rin ang taong ito at nagkataon lang talaga na hindi niya naman roll ang gold lane ngayon unless susubukan ng Onyx na si Kyrie naman muna ang ilabas at itry si Albert bilang jungler. Na kung saan ito naman yung medyo may kalabuan na mangyari. Dahil syempre mas palo at palong-palo nga naman yung ating kababayan kaya malabong palitan siya ni Albert bilang jungler. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga pangyayari ngayon sa MPLID at nako po, mabuti na lang wala pang MPLPH ngayon dahil kung nagkataon, mabibigyan kaya ng penalty si Yawi sa kanyang naging interview. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah!